guys, baka nagtatanong kayo at nagtataka kung bakit ganito ang headdress ko. Kasi galing pa kami doon sa downtown area, kasi right now we're celebrating the Sinulog Festival in Cebu City. So ito na po yung part 2 kung paano ko po kinabit yung bracket. So sa standard na bracket, ganyan po siya. Then ganito lang siya. Dito lang siya tawagan ng taman. Dito lang siya banda. Tapos hindi makikita yung signal light ko. Baka ma-aksidente. So kinabita namin ng ito. Kinabit namin. Galing ito dito. So ang pagkakabili ko nito guys, rhizoma or mudguard ng shock power. Ang pagkakabili ko nito is 650. Tapos dala shipping mga 700. So ito parts lang niya ito. Kinabit namin dito para medyo ma-elevate siya ng konti at makita yung signal light tsaka brake light. So first of all, bago ako nagplano magpa-bracket, pinalagyan ko muna ng yung pagkagawa nito ng motor ko, pinalagyan ko sa shop ng ito. Kabitan ng bracket, sila nang gumawa niyan. Sila nang nag-welding. Yan. So, yan ang itsura ng bracket, guys. At kinabit ko na rin yung kasi nakabili na ako ng box, tail box na sick. It's easy. 45 liters, kinabit ko na rin. Kasyang-kasya naman sa ganitong design ng bracket, oh. Papakita ko sa inyo yung picture sa original design ng bracket na ito. So ang technique niyan, magkabit lang kayo ng ito mga 1 inch center to center ng bolt sa ilalim ng U-bend. So yan, kinabitan ko na ng bracket rin ng tail box.